Welcome back, mga kaldab. Ito lang, ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na pinag-uusapan nga po, si Playmate, mga kaldab. Yun nga po ba si Charmaine, mga kaldab? Well, kanya-kanya tayong opinion at reaction. Pero bago tayo magsimula, kumbaga, tatapusin ko lang po ito, mga kaldab, yung issue kay Ma'am Mirna Baluyot. Mukha talagang umiinit po yung ulo niya sa atin, mga kaaldab. Medyo, siyempre, alam nyo, Mirna Baluyot, kung nakikinig ka man o nanonood, wala po akong intensyon na siraan ka sa social media. Sabi ko nga po, yung mga post mo, talagang normal lang po yan na maraming magre-react katulad ko. Although, hindi naman ako nakikipagtalo, talagang mas marami kang alam kaysa sa akin. Totoo naman po yun sa mga True Blooded Aldab Nation na followers ko. Mas maraming alam si Ma'am Mirna Baluyot. Kasi nagsisimula pa lang po ako, nagpo-post na po yan eh. Lalo na po si Payatot Vlog. Siguro naman po kilala nyo na yon. Kaya, kung ano man po eh, tatapusin ko na. Kumbaga, kung sa tingin mo, Ma'am Mirna Baluyot, may nasabi po akong hindi maganda, na ikinainis at ikinasama ng loob mo, eh pagpasyensya nyo na. Kumbaga, kasi malaki po talaga respeto ko sa mga mamis, mga titas, mga senior na katulad mo, na sinasabi mo, depender ka ni Mengay at Alden. Well, doon na lang tapos na eh. Kumbaga, saludo na po ako sa inyo sa sinabi nyo yan. Sa mga followers ko, well, hindi ko po, kumbaga, wala po akong inuutos na banatang ka sa Twitter, sa Instagram. Kumbaga, sila-sila po yan. Hindi ko naman po saklaw yung kalooban niya. Kaya nga po ako, kung sa tingin niyo po na nagkamali po ako sa in-update ko, ulitin ko, Ma'am Mirna Baluyot, pasensya na po kayo. Malaki po ang respeto ko sa inyo at tama po kayo. Hindi ko na po pagpipilitan. Alam ko, mas marami kang alam, mas marami kang, kumbaga, masasabi natin, nagsimula pa lang ako, nandiyan ka na. Kumbaga, depende na lang po sa pananaw at paniniwala. Nagustuhan ko po yung sinabi nyo na, kumbaga, ipaglalaban natin si Main at si Alden. Doon pa lang po, saludo na po ako sa inyo. No doubt na po, titigil ko na po kung ano man po yung mga komento ninyo sa Twitter, hindi na po ako magre-react. Dahil sa sinabi nyo na kakampi ko, kumbaga kakampi rin pala, kakampi mo rin po ako sa sinasabi mong ipagtatanggol natin si Mengay at si Tisoy. Kaya saludo po ako sa iyo, Ma'am Mirna. Kung ulitin ko, for the record, hindi tatapusin ko na po yung issue natin. Kung sa tingin mo nagkamali ako, kau na pa po, bahala, magpasensya. Well, punta na po natin itong mga mainit na pinag-uusapan nga po sa kondo. Marami nagsasabi, mga kaaldab, na anak daw po yun ni April. Well, nag-imbestiga po tayo. Tinignan natin sa social media, wala po akong, well, correct me if I'm wrong, mga kaaldab, wala po akong nabalitaan na ikinasal, may asawa, wala po, kumbaga parang wala po akong nababalitaan na ganun. Hindi ko alam, mga kaaldab, kung saan po nila nakuha ang impormasyon na anak nga po raw yun ni April. Bigla nagbago naman po yung sitwasyon. Dati sinasabi niya, ito yung kabit ni Richard Polgerson, na may anak na sila dahil nga po. Ito po yung isa sa nakikita po ng lahat. Kaya po pala, mga kaaldab, na pumutok yung balitang may anak si Alden kay April. Ito po pala yung bata na madalas nga pong daladala ni April kapag pumupunta nga po raw sa Laguna at sa kondo ni Richard Polgerson. Maniniwala tayo, mga kaaldab, kung anak talaga ni Alden yan sa kanya, kung hindi po sila magkadugo. Real talk. Paano yan magkamag-anak po sila? Magpinsan. Kaya, never pong gagawin niya si Tisoy. Ito ang sinasabi ko sa iyo, pag malaki ang takot mo at respeto sa Panginoon, sa nanay mo, sa pamilya mo, never mong gagawin yan. Real talk, mga kaaldab. Kanya-kanya na lang po tayong opinion at reaction, mga kaaldab. Dahil nga po sa pag-iimbestiga natin, doon na lang po natin na naungkat. Dahil hindi lang po raw ito isang beses na nakita ito pong si Playmate. Kumbaga madalas nga po
daw ito makita. Kaya po daw ito nagkaroon ng issue. Ito kasi ngayon ko lang po nakita sa isang article sa isang website. Dahil nga po nag-imbestiga tayo, baka naman may asawa tong si Angel, o si April, mga kaldab. Siyempre, titignan din po natin, baka anak nga po niya yan sa naging asawa niya. Pero never eh. Kumbaga, wala po eh. Wala po akong nakita, wala po akong napansin. Pero doon po sa video, sa komento, medyo masaya po ako. Kasi ibig sabihin lang talaga, mga kaldab, totoo po, na madalas nga po talaga makita na may daladala si April. Kaya wag po na kayo magtaka kung bakit pala siya biglang kumalat. Yung po kasi yung na-explica ng mga taong hindi kilala si April. Yung tipong, eto ba yung asawa ni Tisoy? Yung parang ganun na tinatago, nakarelasyon, di po ba? Real talk to, mga kaldab. Kasi isipin nyo, ha, isang pong may takot sa Diyos tapos makikipagrelasyon sa pinsan niya. Puti sana kung wala na pong babae. Di po ba? Okay sana kung sobrang pangit po ni Richard Polkerson at sobrang ganda ni April. Magkakaroon siya ng hidden desire. Di po ba? Real talk to, mga kaldab. Kaya ako, kanya-kanya po tayong pananaw, kanya-kanya po tayong opinion. Bahala na lang po kayo kung ano sa tingin ninyo. Pero sa akin, mga kaldab, never po. At hindi po talaga anak yan ni April. Pero syempre, nagtitrending eh. Yun naman po talaga, mga kaldab, kapag ka pinag-uusapan, dun lang siya pumuputok. Eto, para po sa kalaman ng lahat, malabo na pong ilabas. Malamang burado na po yung video ni April. Malabo na nga pong ilabas ni April yung bata. Dahil marami na nga po raw paparazzi na sinasabing gustong makita. Kumbaga, parang yung kondo ni Tisoy ay laging may nagmamanman para makuna ng picture kung lalabas. Well, sa tingin ko, mga kaldab, dahil nga po nag-viral to, mukhang hindi ko sinasabing last na yung ipopost to ni April, ha. Mukhang siguro titigil niya muna dahil siya nga po talaga yung laman ngayon ng social media. Lalong-lalo na po kasi kung titignan niyo yung mata, kuhang-kuha po talaga yung mata ni Mengay. Real talk, mga kaldab. Pero syempre, wala po ako sa posisyon para pilitin, para sabihin kung ano po yung gusto kong ibigay po sa inyo. Basta sa tingin ko, tayo nagkakaintindihan, di po ba? Basta, kumbaga, kampante lang kung gaano kamahal natin si Mengay at Tisoy, yun lang po yung paglaban natin. Di po ba? Dahil tayo-tayo pa rin po ang magkikita sa finals. Real talk kaya, mga kaldab, kaya doon po sa mga babatikos sa atin, ayan lang po natin. Normal lang yan, yung pambabatikos. Kumbaga, ngayon, bukas, sa makalawa, sila naman po yung babanata natin. Di po ba? Lalong-lalo na po pag dumating yung point ng tamang panahon.